Hello, Sir Howard here, we're up and live. Today, pag-uusapan natin yung tinatawag na Law of the Mirror na dinidiscuss ni John Maxwell from his book, The 15 Invaluable Laws of Growth. As I always say, paulit-ulit ko itong pinopromote for those of you who are interested in self-growth or self-development or self-help book. One good book to read is John Maxwell's book on the 15 Invaluable Laws of Growth. Tinuturuan tayo ni John Maxwell kung paano ba tayo makaka-achieve ng personal growth. And according to him, para maka-achieve tayo ng personal growth, we need to be applying 15 different laws into our lives. And this is one of the laws na sinasabi niyang pag in-apply natin, we are going to experience personal growth. Ang tinatawag niyang the law of the mirror. Now, just to simplify, yung ibig sabihin lang ng law of the mirror, you must see value in yourself to add value to yourself. Let me repeat, you must see value in yourself to add value to yourself. Mas pasimplihin natin, basically, this chapter was talking about or was teaching us kung paano ba mag-develop ng tinatawag nating value. Okay, so this is a very important psychological skill that we need to learn. Kung gusto natin ng personal growth, we need to build our self-value. Pero ano bang ibig sabihin ng salitang value? What do you mean by self-value? How do you know if you have self-value? What does it mean to have self-value? Ang ibig sabihin lang yan is basically you believe that you have something to offer or to contribute to this world or to other people. So, paano mo malalaman kung yung tao meron siyang sense of value kapag naniniwala siya na meron siyang magagandang bagay na pwedeng i-contribute sa ibang tao? So, kapag ganun yung paniniwala mo, people should listen to you because you have something to contribute to them na makakapagpabuti sa buhay nila, then we can say that you have a value to yourself. You believe that you are a valuable person. So, ang sabi ni John Maxwell in this chapter, every morning when you wake up at tumingin ka sa salamin, kinakailangan yung nakikita mo sa salamin is a person of value. Obviously, syempre, yung nakikita mo dyan yung sarili mo. But more than just literally seeing yourself in the mirror, kinakailangan alam mo sa sarili mo na yung taong nakikita mo sa salamin is a person who can offer something to the world, who can offer something to other people that can make their lives better. So, ganun dapat yung pananaw mo sa sarili mo. You have something to offer to other people that can help them add value to themselves. Actually, in the field of psychology, ang tawag namin dyan, a very psychological term, yung tinatawag na self-esteem. And self-esteem is a very popular term in psychology. Maraming mga definitions dyan, no? Pero para mas simple, huwag na lang natin i-define yung self-esteem. Rather, ano ba yung mga tanong mo sa sarili mo para malaman mo o matansya mo para ma-estimate mo gaano kataas or kababa yung self-esteem mo. Again, the word to remember on self-esteem is value. How much you value yourself. Gaano kahalaga yung sarili mo sa pananaw mo. That's what you mean by self-esteem in the field of psychology. So the following are some questions na pwede mong itanong sa sarili mo so that more or less you can estimate your level of self-esteem. Number one, do you have something to contribute or to offer to the world or to other people? Number two, naniniwala ka ba that you are worth people's time and affection? Naniniwala ka ba na meron silang mapapala sa'yo kapag kinausap ka nila? Naniniwala ka ba na karapat dapat kanilang pansinin or tanggapin as a human being? And number three, do I deserve to be respected? Kapag merong kang na-sense na parang merong nambastos sa'yo, okay lang ba yun sa'yo na bastusin ka? Or hindi okay yon because you deserve respect? So your answers to those three questions that you can see on the screen more or less can estimate how high or how low your self-esteem is. Pero as always in psychology, because it is a very quantitative field, kung gusto mong malaman kung
ano yung eksaktong level ng self-esteem mo, you can always take a psychological test that measures self-esteem. So, kontakin mo na lang yung iyong paboritong mental health expert to help you do this. But going back to the idea of self-esteem, mahalaga ba sa isang tao na maganda o healthy yung level ng self-esteem niya? Of course, my answer would be a big yes. That is something very important psychologically. Isa ito sa mga psychological elements that we want to be in a healthy level because it's very important for our good psychological functioning. Let me give you some reasons kung bakit mahalaga na healthy yung level ng self-esteem natin. The first reason is, kasi kapag yung self-esteem natin healthy, it pushes us, it motivates us to do a number of positive behaviors that can improve the quality of our life. Ano ba yung mga examples ng mga positive behaviors na yan na ginagawa natin because of a healthy self-esteem? Dahil naniniwala kang mahalaga yung sarili mo, na nangyayari is inaalagaan mo yung sarili mo, both physically and mentally. Kasi yun naman talaga ang nature ng tao, no? Kapag kinukonsider natin yung isang object na mahalaga, something of value, we take good care of it. Like for example, wag na tayong magplastikan, cellphones. Diba, halos lahat naman tayo naniniwala na yung mga cellphones natin are very important for our life. So we treat our cellphone with importance, we take good care of it. Ayaw nating merong crack yung screen guard, ayaw natin nagkaka-virus yung phone, ayaw natin na mabagal yung phone. So we try our best to maintain as much as possible our cell phones. Why? Because of the idea that our cell phone is important. So ganun din sa treatment sa sarili natin, we are more likely to take good care of ourselves when in the first place we believe that we are important. So kumakain tayo ng tama, inaalagaan natin yung tulog natin, okay? Minamanage natin na maigi yung stress levels natin, hindi tayo masyadong nagpapa-affect sa mga negative things from the world, we take good care of our physical and mental health. Bakit? Kasi nga, maganda yung ating self-esteem. We believe we are valuable, so we take good care of ourselves. And also number two, which I think is more obvious, kapag mataas yung self-esteem natin, alam nating meron tayong value, it contributes to our level of confidence. Nagkakaroon tayo ng kumpiyansa to go out there and talk to people, and we have the confidence to tell them, you listen to me because I have something important to tell you that might help you. Saan nang gagaling yung ganong confidence na meron kang kayang i-offer sa ibang tao? From a healthy level of self-esteem. Actually, mag-focus ako dito sa confidence, no? Sa psychology, another very important element to really maintain in our psychological health is confidence. Kasi yung confidence natin, kapag mataas yung confidence natin, it improves our overall quality of life. Sabi nga ng isang author, the foundation of all great success and achievement is self-confidence. So, kaya ka nagiging successful, kaya ka nakaka-achieve ng maraming mga bagay, kasi meron kang self-confidence. Bakit nagiging successful? Bakit dumadami yung achievement mo if you have high levels of self-confidence? Well, look at the framework. Kasi pag ang tao confident, that person tend to do, as an effect, behaviors that lead to success. So yun yung success behaviors 1, 2, and 3. So this could be what? Learning more. This could be networking with other people. This could be reading more books, so on and so forth. Lahat ng ginagawa mong behaviors dito are moving you forward toward success. Eh bakit meron kang ganang gawin yung mga bagay na yan? Because of your self-confidence. Pero may origin ang confidence. Saan ba nanggaling yung confidence? Bakit ka confident in the first place? Meron ka kasing self-esteem. Okay, so I hope you see the connection. Hindi mangyayari ang lahat ng to kung wala kang confidence, pero hindi mangyayari ang confidence kung mahina or mababa yung iyong tinatawag na self-esteem. That's why it's very important to make sure na talagang yung self-esteem mo is in the healthy level.
Number two, another importance of self-esteem is it helps us release our potentials. Nare-realize natin yung mga potentials natin, which again, it's a very important factor to improve our quality of life. So, ganito ang framework dyan, no? Paano nakaka-release ng potential natin yung self-esteem? Take a look at this framework. So, naniniwala ka that you have other things in you that you can offer later on. Siyempre, hindi mo pa na-offer ngayon yan, pero alam mong meron ka pang ibubuga, meron ka pang tinatago. So, kapag ganyan yung paniniwala mo sa sarili mo that you have something more to offer other than what you are offering now, that is an indication of self-esteem, right? Now, because you realize na meron ka pang something to offer, it moves you to this. Now, you will work on those things that you can offer in the future. Gagawa ka na ng mga paraan para ma-realize mo yung mga potentials na yon. Magbabasa ka ng mga books about that. Okay, ipapractice mo yung skill na yon. Siguro magko-consult ka sa mga experts or maybe you will undergo training on that skill para yung potential mo na yon lalabas. Para ma-share mo siya sa ibang tao in the future. And as you do that process, as you train yourself, as you read more books, as you further develop yourself, ang nangyayari in the process, nagkakaroon ng pag-upgrade yung sarili mo. 'Di ba? Mas gumagalaw ka, mas gumagaling ka, mas tumatalino ka, siguro mas yumayaman ka, and you are now on the road to success. Tanong, saan ang galing 'yan? Bakit nagkaroon ng pag-upgrade yung self mo? Because of self-esteem. 'Yun ang starting point. Kasi naniniwala ka na meron ka pang ibang halaga other than the halaga or the value that you are offering right now. Kaya nga doon sa book ni John Maxwell, no, in connection to this model, sabi niya, see value in yourself to add value to yourself. You see, this is a cause and effect statement. Ano yung effect dito? Add value to yourself. And we want that. That's very important. We need to feel more valuable. We need to feel that we are expanding. We need to feel that we are growing. Pero ano ang dapat mangyari before we can feel all these things? Going back to Maxwell's statement, you need to see value in yourself. Ito yun. Nakita mo na meron ka pang ibang kaya, na meron ka pang kayang i-offer. You have to start there. You have to believe this, na meron ka nito so that everything else would follow. That's how important self-esteem is. Okay? Kaya nga ito, no? Ito yung kabaliktaran. Isang tao na walang self-esteem or mababa ang self-esteem. Look at what he says. I have nothing else to offer. Indication of low self-esteem. Wala na akong kayang i-offer. Ito na ako. Kung anong kaya ko, yun na. That's my value. And then, because of that, naniniwala kang wala ka ng something to offer, now you don't do anything. Nothing to work on. Kasi wala ka na ngang kayang i-offer. So, ano pang i-improve mo sa sarili mo, hindi ka ngayon mag-exert ng effort. At ang ending yan, stagnation. Hindi ka ngayon nag-i-improve. Hindi ka ngayon nag-grow. Hindi ka nag-expand. Diba? And this is something that we don't like. After all, yung libro nga ni John Maxwell, it's all about growth. Diba? Gusto natin nag-expand tayo. Gusto natin nag-i-improve tayo. But again, stagnation happens. Why? The root cause is low levels of self-esteem. In the first place, you don't believe that you have something more to offer. Kaya alam nyo, yan yung pinagkaiba ng isang taong nag-improve versus sa isang taong hindi nag-improve. I want you to recall people in your life right now na pwede nyong masabi na nag-improve. Diba, long time ago, they were like this, and then the next time you saw them, ang laki ng improvement. Picture the faces of those people in your life versus people you know na hindi nag-improve. Kung ano yung status nila dati, nung nakita mo sila 5 years after, ganun pa rin sila. Oh, I want you to picture the faces of people like that in your life. Question, what is the difference between those two groups of people? Again, it's a matter of self-esteem. Yung mga taong nag-improve, naniwala kasi sila that they have something more to offer and they exerted effort to make that happen, at yung mga tao namang kakilala mo na walang improvement
5 years na, 6 years na, 7 years na, ganun pa rin, walang pinagbago, siguro kasi naniwala sila in the first place that that's already them. That they have nothing else to offer, an indication of low self-esteem. So ganun ka-importante yung self-esteem at ganun din kahalaga na dapat nating matutunan how to improve or how to keep our self-esteem in the healthy level. And that's why that chapter by John Maxwell, yan yung tinuturo niya, no? Paano ba i-build up yung self-esteem natin para maranasan natin yung pag-upgrade ng ating mga buhay. So, if you read, no? So if you read the book by John Maxwell, he taught us 3 strategies, no, na pwede nating gawin para yung self-esteem natin ay tumaas. Number 1, it all starts with a headwork belief. Pag sinabi yung believe o maniwala, headwork yan eh. Ibig sabihin, nasa ano yan, nasa loob ng pag-iisip mo yan. Kinakailangan mong maniwala. You need to consider something as true. Yan ang ibig sabihin ng believe, no? I-consider mo na totoo ang isang statement. Ano yung statement na yon na dapat mong paniwalaan na totoo? That you have value. Diba? That you are a person who is worth something. You are a person who has something to offer. Again, that's the first step. You have to believe. Dapat makumbinsi mo yung sarili mo that you are a valuable person. Now, I understand many people have difficult time na paniwalaan yan eh. Diba? Marami mga tao hindi sila naniniwala that they have value. So for those of you na ganyan yung problema, hindi nyo makita yung value ng mga sarili nyo, let me give you 3 sources of your value para maniwala ka that you are a person of value. Okay? So sana makumbinsi kayo na valuable kayo when you understand kung saan ba nanggagaling yung value natin. Letter A, alam nyo, para sa mga hindi naniniwala that you are valuable, you have a value because it has something to do with who made you. Diba? Lahat ng tao ginawa yan ng Diyos. Yan nga yung na-realize ni David in one of his Psalms, Psalm 139. For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Tanong, sino yung nag-make sa'yo? Kasi dito, made, no? Past tense. May gumawa sa'yo. Sino ang gumawa? The God of the universe. The most powerful being in the world created you. Doon pa lang dapat alam mo na yung halaga mo. That you are someone very valuable because the one who created you is the most powerful being not only in the world but in the entire universe. Parang magandang analogy dito, bakit ba mahal yung bag ng Louis Vuitton? Diba? What makes that expensive? Sagot, it has something to do with the name. Kasi alam natin na yung produkto na to ay gawa ng mga tao nakasama sa isang organization na ang pangalan ay LV or Louis Vuitton. And that name, when you attach it to a product, the product becomes very expensive. Kasi nga, yung product na yun, gawa ng isang pangalan that is very valuable. Natatransfer ng pangalan yung value niya doon sa produkto na ginagawa niya. Now, I hope you get the analogy, no? Ikaw pa kaya? Ang Louis Vuitton nga, gawa ng mga mortal na tao, sobrang mahal na. Ikaw pa kaya na gawa ng powerful, the most powerful being in the world, ano ang halaga mo? Sobrang taas ng halaga mo. Mas mahal ka pa, siguro ng 100 times than Louis Vuitton bags. Simply because, the one who created you is the most powerful being in the world. Doon pa lang, dapat tumaas na yung value mo sa sarili mo. Letter B, for those of you who have difficult time getting or assigning value to yourself, you also need to understand that your value, you have a value because of how you were made. Kung paano ka ginawa. So, sino gumawa sa'yo? Ang Diyos gumawa sa'yo. Paano ka ginawa ng Diyos in His own image? That's in the book of Genesis 1:27. Diba? Sa lahat ng creatures ng Diyos, sa tao lang niya ginawa yung pattern of making it in His own image. He did not make trees or animals or mountains or waters or fish
according to his image. No, it was only among human beings that he created us specifically in his own image. Ano bang ibig sabihin nun? When you are created in his own image, it means you share with God certain attributes na meron siya. Okay, although hindi pareho ng level, mas mataas pa rin ang Diyos, no? But just like God, people have intelligence. We have a moral sense. We know what's right from wrong. We know how to relate with other people. We have the power to create. We can identify beauty, so on and so forth. Lahat 'yon nagagawa 'yon ng ating psychological makeup. Meron tayong mga ganong psychological capabilities because we were created in God's image. Doon pa lang, dapat tumataas na yung value mo sa sarili mo because you were created in the image of God. Another analogy na gusto kong mag-gets nyo, no? Yung pag-usapan natin yung diamond ring. Bakit ba ang isang diamond ring nagiging expensive? Of course, number one, it has something to do with the innate value of the diamond. Yung bato mismo, may value na yon. Pero, yung factor, kaya nagmamahal ang diamond ring is more on how it was made. Kaya ang presyo ng diamond ring ay depende yan sa cut. Kung paano, ano ba sa magandang term dyan? Kung paano inukit yung diamond. Merong mga certain ways of cutting the diamond that will really make the diamond more expensive. Halimbawa, kapag mas marami palang kanto yung diamond, mas complex yung pagkakaukit sa diamond, mas marami siyang mga kanto, mas mahal yung diamond. Because number one, it takes a lot of skills for you to carve the diamond that way. And number two, when you carve the diamond that way, mas kumikinang yung diamond because of the way it reflects light. Kaya masarap sa paningin yung diamond na yon kasi kada galaw niya, merong kumikinang na light. But that would not happen if you did not do it using a specific cut of the diamond. Kaya nagiging mahal ang isang diamond ring because of how it was cut. Because of how it was specifically carved using a certain technique. So sana na nakonect mo yung analogy na yan. Kung ang diamond ay doon galing ang halaga, kung paano siya ginawa, doon din nanggagaling yung halaga ng ating spirito, ng ating existence, how we were made. God created us in His own image. He shared with us certain attributes, certain capabilities that He has. Doon pa lang dapat tumaas na yung halaga mo o yung pagpapahalaga mo sa iyong sarili. And letter C, for those of you na talagang hindi kumbinsido that you are a person of value, dapat mataas yung tingin mo sa sarili mo in terms of value because of your capability, because of what you can do. Alam nyo ba kung ano ang reason bakit ang tao ginawa ng Diyos? Genesis 1:26. And God said, "Let us make man in our image after our likeness." Bakit? "And let them have dominion over the fish of the sea and all the living creatures in the world." Para maging steward tayo ng mga bagay na ginawa ng Diyos. Okay? Tayo ang inutusan to be on top of all these things. And I believe that God will not make us do that if He did not give us the necessary capabilities to do that. Para i-expect ng Diyos na pangunahan mo o alagaan mo yung buong mundo, kinakailangan may mga capabilities mo na siyang ibibigay sa iyo. At meron tayo niyan. In Ephesians, sinabi rin yan, no? "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for" what? "Good works." So other than being stewards of this world, He created us for good works. Mga mabubuting gawa. Now, God is very intelligent that He knows na para magawa natin yung dalawang bagay na yan, stewardship of the world and good works to other people, kinakailangan natin ng kapasidad, kinakailangan natin ng mga skills para magawa natin yung mga yan, and He gave us that. Yan yung tinatawag nating spiritual gift in the Bible. 1 Peter 4:10 was talking about spiritual gifts. Ang mga spiritual gifts daw natin, dapat ginagamit natin yan to serve other people. At lahat tayo merong spiritual gifts. Walang tao ang walang spiritual gift. Lahat tayo may capability. Lahat tayo are shaped by God to do a certain thing
in this world. And later on, fast forward from the New Testament, modern day psychology has confirmed that. Diba? Yan yung sinasabi ni Howard Gardner in his Multiple Intelligences Theory, na lahat ng tao sa buong mundo merong certain degree of these 8 intelligences. Hindi pwedeng zero ka dyan. Hindi pwedeng wala. Kahit isa, meron ka. Well, some people have more than one, but in the most basic level, walang tao, sabi ni Gardner, ang walang kahit isa sa mga different intelligences na yan. So I hope you can see the connection between modern day psychology, multiple intelligences, and the spiritual gifts that is being mentioned in the Bible. Kaya agree yan eh. Ang Biblia at ang siyensya agree dyan sa issue ng human capability. The Bible knows na meron tayong capability. Later on, scientific psychology has also confirmed that we all have capabilities. Okay? So, yung tatlong sinabi ko, no, na reason kung bakit ka valuable, sana natulungan ka to convince yourself na dapat maniwala ka talaga that you are a person of value. Number two, another way to build up our self-esteem is to protect or to guard our value. So again, ano yung point number one? Point number one, you have to believe that you have a value. Number two, kapag nagawa mo na yung number one, kinakailangan protektahan mo. Kapag naniwala ka na valuable person ka, hindi pa okay ang lahat. Kasi kinakailangan protektahan mo yung value mo from the many threats around us na pwedeng makapagpababa ng value natin. So oras na naniwala ka na that you have value, you have something to offer, there are many threats in our environment that can lower down our self-esteem. Let me share with you some of these threats para maging aware kayo at magawa nyo ng paraan kung paano ito iwasan. Well, of course, number one is negative self-talk. Ang lakas makapagpababa ng self-esteem yan. Kapag marami kang mga negative statements that you are hearing about yourself, that can really pull down big time your self-esteem. Saan nang gagaling yung mga negative self-talk na yan? I'm dumb, I'm not good enough, wala akong kwenta, wala na akong ginawang tama. All those negative statements can come from two possible sources, yung sarili mo at yung ibang tao. That's why you have to be aware about the words that you say to yourself. You start there. Kasi araw-araw, minuminuto, segundo, kinakausap natin yung sarili natin inside our heads. Pero dapat aware tayo kung anong mga words yung binibigay natin sa ating mga sarili during those times that we are talking to ourselves. And once we sense na meron na tayo mga bagay na sinasabi sa sarili natin, mga statements na hindi magaganda, kinakailangan mahuli natin yung sarili natin doing that and then we stop doing it before those words further enter into our system and lowers our self-esteem. Pero wag natin kakalimutan na kasama rin dyan yung others. Kaya nga application dito, kinakailangan marunong ka rin pumili ng mga taong sinasamahan mo. Dapat yung mga taong sinasamahan mo are very clear that you are in the business of protecting your self-esteem. Kasi pag alam nila na mahalaga sa'yo yung self-esteem mo, they will treat you right. They will say to you the right words. Kaya you also choose your crowd for you to protect or to guard your self-esteem. Pero bago nyo i-apply itong number 2, meron muna akong konting pangaral dito, no? Kaya meron ako ditong but, true from false. Kinakailangan meron ding tayong capability to evaluate the statements that we are hearing about ourselves, especially the negative ones. Kasi kapag may narinig kang negative statement about yourself and then totoo naman yung negative statement na yon, eh hindi mo siya dapat i-reject. Hindi mo dapat takpan yung tenga mo and just forget you've heard that. In fact, you need to use that as an opportunity to further improve yourself. Fix that problem and improve yourself. Okay? So hindi ko sinasabi na lahat ng pangit na statement sa sarili mo na galing sa sarili mo o sa ibang tao eh i-reject mo. No. Minsan yung mga negative statements na yan, we can use that to further improve, to further grow ourselves. Pag totoo, ayusin mo, gawan mo ng paraan. Pero pag hindi totoo at may mga ganyan, maraming mga ganyan, statements about yourself na hindi maganda, galing sa sarili mo o galing sa ibang tao,
hindi naman totoo, anong gagawin mo? You simply need to ignore it. But that's easier said than done. Kasi talagang minsan hindi mo maiiwasan na kapag negative yung sinabi sa'yo, it gets into your head, it gets into your system. Ang hirap i-ignore. But you can practice that skill. Alright? So yun yung sinasabi ko dito, no? Hindi porket negative ang statement about the self, automatic reject. Evaluate mo muna. If it's true, do something about it. If it's false, then just ignore it to protect your self-esteem. And also, before we go to the next point, no, or next threat, I hope you realize the power of words. Ganon ka-powerful yung words that we say to ourselves and we say to other people. Proverbs in the Bible reminds us, gentle words bring life and health. A deceitful tongue crushes the spirit. Can you imagine? Words lang yan, ha? Words have the power to give life and health, or it can also crush the spirit. Kaya, yung natural response natin dito, dapat mas maging aware tayo, mas maging careful, mindful tayo sa mga words na sinasabi natin, una, sa ating mga sarili, lalong-lalo na to other people. Kasi pag careless tayo about the words that we say to ourselves or to other people, we might not know it, pero nakakapatay na pala tayo ng spirito ng tao. Okay? Kaya yan yung dapat na response natin, no? Let's be more aware, be mindful about the words that we are saying. Kaya pangaral din ng Bible, no, to apply this principle, bago ka magsalita, mag-isip muna. Makakabuti ba yung sasabihin mo? Tama ba yung konteksto kung saan mo sasabihin? Tama ba yung tono ng pananalita mo before you say anything to yourself or to other people? Okay? Because words are very powerful. And another threat, oh ito. So, isa pang threat, no, sa ating mga self-esteem, yung pagko-compare natin sa ibang tao. Lalong-lalo na tayo mga Pilipino, we love comparing our status of life with the status of life of other people. Lalong-lalo na sa social media. When you swipe your cellphones in Facebook or Instagram, nangyayari lagi yung proseso na yan, eh. Diba? Na when you see the status of life of someone in your wall, ikukumpara mo yung nakikita mo sa kanya sa kung anong meron ka ngayon. At ang bad trip dyan, kapag yung mga nakikita mo, mas maganda sa'yo, mas marami siya sa'yo, mas maganda yung buhay niya sa'yo, your self-esteem begins to drop. Kaya pababa ng pababa yung self-esteem mo. And this is supported by many studies na isa sa mga reasons kaya nagkakaroon pala ng depression, especially yung mga young people today, too much browsing in Instagram. Okay? And that's one of the explanations. Kasi nga, the more that they look, the more that they compare their lives to the lives of their idols, to the lives of the celebrities who seemingly have better lives than them, lalo silang nafe-feel bad sa current status of life nila, feeling nila wala silang kwenta. Diba? Kasi parang ang dami-daming value nung no mga taong fina-follow natin, no? Ang dami-dami nilang value, dami nilang kotse, ang dami nilang nagagawa sa society, ang dami nilang mga friends, dami nilang mga social events, and then you compare that kind of life to the life that you have, parang ikaw wala. 'Di ba? So nafe-feel bad ka na, nakukumpara mo yung value ng buhay nila sa value ng buhay mo, ang ending mo sobrang baba na ng self-esteem mo. That's why in the Bible, even in the Old Testament, sinama sa Ten Commandments yung not coveting. Yung idea ng coveting, comparison yan, eh. Kailan ka ba nagko-covet? O kailan ka ba naiinggit? Lagay na lang natin envy. Diba? Ano ba yung proseso na nangyayari before you feel envy? You compare. Diba? Hindi ka naman maiinggit kung hindi ka nag-compare, eh. Tama ba? Kung focus ka lang sa kung anong meron ka, hindi ka maiinggit. Eh bakit nagkaroon ka ng envy? Because you compared. So the Bible reminds us, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's. Fast forward in the New Testament, tinuturo naman sa New Testament yung contentment. Diba, paulit-ulit sinasabi ni Apostle Paul yan na isang psychological skill that we need to learn is the skill of contentment, because envy will continuously destroy our psychological life, specifically by destroying our
self-esteem. And another threat, ito, pangatlong threat, no, na sa ating mga self-esteem that we need to remember para ma-protect and guard natin yung ating value is self-limiting statements. Again, this is head work. Ito yung mga bagay that is running inside our heads. Ibig sabihin ng self-limiting statements, this is when you begin to conclude that something can't be done without first trying. Sa simpleng Tagalog, parang pinapangunahan mo na yung sarili mo. Nagko-conclude ka na kaagad na hindi mo kayang gawin yan or papalpak yung isang bagay nang hindi mo pa naman sinusubukan. Ang tawag doon, self-limiting statements, and those self-limiting statements are very powerful in dropping your overall self-esteem. Kaya nga sabi ni John Maxwell in the chapter, when a man has put a limit on what he will do, he has put a limit on what he can do. You notice those words, future tense? If you put a limit on what he will do, kaya nga will yung ginamit dyan eh. Hindi mo pa naman sinusubukan, pero nag-conclude ka na hindi mo kaya. That's self-limiting statement. Look at the framework. Diba? Ito yung sinasabi ni John Maxwell dito in diagram format, in a framework format, so may potential ka. Okay? Meron kang potential na nasa loob mo. Pero dahil sinabi mo na wala ko yan. Ayokong gawin yan. Hindi ko kaya yan. Ano mangyayari? You exert no effort to realize this potential. At dahil hindi ka nag-effort, ano nangyari? Walang improvement. So ang ending mo, sasabihin mo, ay nako, wala talaga akong kakwenta-kwenta. Simulat sa pulpa, ganito na ako. 10 years na akong ganito, walang pagbabago sa buhay ko. Why are you saying that? Where is that coming from? Because of this. Diba? Ang dami mo pa sanang pwedeng ikagrow, pero hindi lumabas kasi nga pinangunahan mo na yung sarili mo that you can't do it. Okay? That's the danger of self-limiting beliefs. Ito dapat ang gawin mo, sabi ni John Maxwell. Let's go back to the framework. May potential ka at nasisense mo na you have those potentials, parang may drive ka gawin yung mga bagay na yon. Hindi ka muna nag-conclude na hindi mo kaya. Anong ginawa mo? Let me try. Sige nga, siguro naman may reason bakit ko gustong gawin to. Bakit gusto kong mag-basketball? Bakit gusto kong mag-start ng business? Bakit gusto kong maging vlogger? Siguro may reason why I have this, so you try. Right? And so, nung nag-decide ka na itry yan, nag-effort ka na. Nagkaroon ka na ng movement for development. Oh, ang ending, nag-improve ka. Dahil trinay mo, in-enhance mo yung unrealized value mo, now you discovered that this is another area in your life that you are good at. Nakapag-expand ka. Diba, nagkaroon ka ng sideline, nagkaroon ka ng bagong trabaho, na nadagdagan yung skills na alam mong gawin, nag-increase yung income mo. Nagkaroon ka ng personal as well as financial growth. Oh, paano mo na-discover yung mga bagay na yon na pwede ka pa palang mag-grow? Because you have tried it first. Hindi mo pinairal yung self-limiting beliefs mo. Alright? So, those are the different threats to our self-esteem. Ulitin natin. Ano yung mga threats na yon? Number one, negative self-talk. Number two, comparison to others. And number three, self-limiting statements. So, now you know that these are the threats to your self-esteem. Gawan mo ngayon ng paraan kung papaano ka makakaiwas doon sa mga threats na yon to guard your self-esteem. Okay? And last one, number three. Oh, the third strategy to really build up your self-esteem is to socialize your self-value. Ibig sabihin yan, dapat i-include mo yung ibang tao, nasa picture yung ibang tao sa proseso ng pagpapataas mo ng self-esteem. Sa simpleng English, ang ibig sabihin lang yan, self-esteem development is a social process. Social process yan. Hindi yan hindi yan a loner business. Kapag nagpapataas ka ng self-esteem, laging nasa picture yung ibang tao. I think the most accurate Bible verse in connection to self-esteem being a social process is Luke 6:31, also known as the Golden Rule. Do unto others what you want others to do unto you. O, i-connect natin yan. Anong connection ng Bible verse na yan when you say that self-esteem development is a social process? Number one, pag sinabi mong social process ang pag-build ng self-esteem,
other people must protect your self-esteem. Hindi lang ikaw lagi yung gagawa ng paraan para mag-guard yung self-esteem mo. Other people must also protect your self-esteem, especially your loved ones, especially those people who knows that self-esteem for you is very important. Kaya nga sinasabi ko kanina pa na you have to choose the right crowd. Meron kasing mga crowd na mali eh. Talagang tuwing sumasama ka sa crowd ngayon, durog ang self-esteem mo. Change that crowd, you go with a crowd that protects your self-esteem, that enhances your self-esteem, that motivates you to further improve on your self-esteem. Oh, kaya yun yung ibig sabihin ng point number one, saying self-esteem is a social process. Choose the right crowd. But I would like to also to point out number two, building up self-esteem, to build up your own self-esteem, you must build up other people's self-esteem. It seems counterintuitive, di ba? Eh, yung self-esteem ko ngayon pinapataas ko eh. Bakit ako mag-build up ng ibang tao? Well, that works. In fact, no, I would even highly encourage you, before you start building your own self-esteem, magsimula ka muna sa ibang tao. Ikaw muna mag-build ng self-esteem ng iba bago nila i-build yung iyong self-esteem. Again, this is where we remember the golden rule. Do unto others what you want others to do unto you. Apply to self-esteem. You build up other people's self-esteem and you end up having a higher self-esteem. And John Maxwell, yung author ng libro, also observed that. Kaya nga sinabi niya sa quote niya, "It's so hard to feel bad about yourself when you're doing something good for someone else." I agree. Let me repeat. It's so hard to feel bad about yourself, and that's low self-esteem. Translate, it's so hard to have low self-esteem when you're feeling or you're doing something good for someone else. In other words, building other self-esteem is a way to build your own self-esteem because you feel good. It feels good to help others. Kapag binibuild up mo yung ibang tao, you feel good from the act of doing that. That feeling, that good feeling that you have contributes big time to the increase in your self-esteem. Mas nararamdaman mo ngayong may value ka. Diba? Kasi nakakapagpataas ka ng value ng iba. So that's one key for you to build up your self-esteem. Mag-build ka ng self-esteem ng iba. Okay? Another reason, paano bumabalik yan? Bakit kapag nagbi-build up ka ng self-esteem ng iba, eh nagiging maganda rin yung self-esteem mo, nagkakaroon kasi ng reciprocity. Ibig sabihin ng reciprocity, because you have built up other people, believe it or not, those people you built up will also end up building your own self-esteem. Ang tawag doon reciprocity, gaganti yung mga yan. They will give it back to you. Of course, we don't expect no na kapag nag-build up tayo ng isang tao, dapat gagawin din niya sa'yo yun. It depends from person to person. You know? But again, this is one of the possibilities that happens to you. Bakit kapag nagbi-build up ka ng iba, nabi-build up ka rin? Because they return the favor of you building up their self-esteem. Again, we remember the golden rule. Do unto others what you want others to do unto you. They reciprocate your effort to build up their self-esteem by them building up your own self-esteem. Alright? So those are the different ways that you can build up your self-esteem and apply the law of the mirror. Ano ulit yon? Let's review. Para maging maayos yung self-esteem mo, you start with the head work. You need to convince yourself that you have value. At in-explain ko dito yung iba't ibang mga sources, iba't ibang mga reasons why you are valuable. Number two, once you now believe that you have a value, you need to protect it. Huwag ka muna maging kampante na valuable person ka na kasi meron talaga dyan sisira ng iyong self-esteem. At dapat mong protektahan yan, and I have taught you ways on how to do this. And number three, let's not forget na ang pagbibuild natin ng self-esteem, hindi dapat tayo mga selfish monsters na lagi lang tayo ang gumagawa niyan. We need to involve other people. Diba? We need to be with the right crowd, protecting our self-esteem, and we need to be also building up other people's self-esteem. Alright? So I hope you've learned something new today. If you have any questions or comments, whether you agree or disagree, comment lang kayo sa baba about this lesson we had about the law of the mirror. So I'll see you next time with another episode, with another chapter from John Maxwell's book, The 15 Invaluable Laws of Growth.
Sir Howard here. Thank you, everyone. Have a great day and God bless. Bye-bye.